Tagaktak ang pawis ni Denise habang kinukusot ang huling damit na kaniyang nilalabhan. Sobrang pagod na ito sa maghapong paglalaba ngunit kailangan niya itong gawin para sa kanila ng kaniyang nag-iisang anak. Denise, pagkatapos mo dyan, ilagay mo na lang dito sa loob ha. Ako na ang bahalang magsampay niyan. Ani Mercy, may-ari ng damit na nilalabhan ni Denise. Opo, Aling Mercy. Maraming salamat po. O siya, bilisan mo na dyan para makauwi ka na sa anak mo. Nako, miss na miss ka na naman nun. Turan pa na ginang. Ngumiti lamang si Denise sa ginang at binilisan ang kaniyang ginawa. Pagkatapos niyang kunin ang bayad sa ginang ay umuwi na ito. Anak, nandito na si mama. Halika at kainin mo itong binili ko para sa'yo. Bulalas ni Denise nang makapasok siya sa kanilang maliit na kubo. Mama! Sigaw ng bata at tumakbo para yakapin ang kaniyang ina. Nako, na-miss na naman ako ng anak ko. Dahil dyan, ito, may pasalubong akong paborito mong ensaymada. Masiglang ani ni Denise anak na si Davin. Yay! Excited na kinuha ng bata ang binili ng kaniyang ina at kanila itong pinagsaluhan. Kain po tayo, Tita Madrid. Nako, kainin nyo ng dalawa yan. Busog pa ako kaya ubusin nyo ha. Sagot ng ali. Salamat po. Papasok na po ba kayo? Oo, Denise. Kaya ikaw na ang bahala dito sa bahay ha. Mag-iingat kayo ni Davin dito. Bili ni Madrid kay Denise. Opo, tita. Ingat po kayo sa trabaho ha. Sagot ni Denise sa ginang. Nag-ayos na ito nang pumasok na sa trabaho niyang security guard. Nakangiting nagpaalam si Denise kay Madrid. Laking pasasalamat niya dito sa ginang dahil ito ang nagkupkup sa kanila ng anak simula noong wala siyang mapuntahan at ito pa ang nagbabantay sa anak kapag naglalabas si Denise. Anak, ano gusto mong ulam mamaya? Malaki-laki ang pera ko ngayon dahil marami ang nalabhan ni mama kanina. Mama, kahit ano na lang po basta nakakain. Itago mo po mama yung matitira para po makapagpahinga na po muna kayo kahit isang araw lang. Nakangiti si Denise sa sinabi ng kanyang anak. Hindi akalain ito na mabibiyayaan siya ng anak na katulad ni Devin. Kahit 12 anyos pa lamang ito ay parang matanda na itong mag-isip minsan. Isang labandera si Denise at ito lamang ang tanging paraan niya upang kumita dahil hindi naman ito nakapagtapos pagkat maaga itong nabuntis ng kaniyang nobyo. Araw-araw itong naglalaba dahilan para tuwing hapon na lamang sila nagkakasama ng kaniyang anak. Anak, ayos lang si mama. Nakakapagpahinga naman ako. Basta kaya pa ni mama gagawin niya para sa'yo. Mag-aral ka ng mabuti anak ha. Turan ni Denise at niyakap ang anak. Oo naman ma, para po sa'yo. O siya anak, ubusin mo na yan tapos bibili na tayo ng uulamin natin para mamaya. Pagkatapos kumain ng mag-ina ay naghanda na sila para pumunta ng palengke. Nang makabili na ay ipinagluto ni Denise ang anak ng adobong baboy at tuwang-tuwa naman ito. Kinabukasan maagang nagising si Denise para ipaghanda ang kaniyang anak para sa pagpasok nito sa school. Anak, okay na ba ang gamit mo? Tanong ni Denise kay Davin na ngayon ay handa nang pumasok. Opo mama, halika na po. Sagot ni Davin. Tumungo na ang mag-ina sa eskwelahan. Iniwan na ni Denise ang anak doon at umuwi na wala namang problema kay Davin dahil grade 6 na ito. Pagka-uwi ni Denise ay naganda na ito dahil may pupuntahan itong labahan. Malayo-layo itong bahay na kanyang paglalabhan kaya kailangan niyang bilisan ng kilos upang maaga siya mamaya matapos at makauwi agad. Lingid sa kaalaman ni Denise na ang kaniyang anak ay kinukot siya sa eskwelahan ng kaniyang kaklase. Pero hindi na lamang yun pinapansin ni Davin dahil mas nakafocus ito sa pag-aaral. Davin, nanay mo na naman naghatid sa'yo? Wala ka bang tatay? Pangungot siya ng isang bata. Hindi ito pinansin ni Davin dahil gano'n naman palagi ang nangyayari kaya hindi na ito bago sa kanya. Ay, hindi siya makasagot kasi totoo. Kawawa ka naman. Dugtong pa ng isang bata at nagtawanan silang lahat. Patuloy lamang ang mga ito sa pagkukot siya dahil walang guro na nakabantay. Naiinis na si Davin dahil sa ingay kaya naman tumayo ito at lumabas. Oh, saan ka pupunta? Magsusumbong ka sa tatay mo? Wala ka nun. Pahabol pa ng isang bata. Lalabas na sana ng classroom si Davin ngunit hinarangan siya ng mga bata.
Sinimulan siya ng mga itong batuhin ng papel na binasa gamit ang kanilang mga laway. Sa inis ay tinulak ni Dawin ang isa sa mga bata na nakaharang at tumakbo sa labas. Kaya inihabol siya ng mga ito. Madaming nakakakita sa kanila ngunit akala ng mga guro ay naglalaro ito ng habulan. Sakto kasing recess time ng mga bata. Tumakbo ng tumakbo si Dawin hanggang sa makalabas siya ng paaralan. Mabilis ang takbo ni Dawin dahilan para hindi siya makita ng guard na nakalabas siya ng gate. Sumunod ang mga bata kay Dawin pero dahil marami sila ay agad itong napansin ng guard at sinita. Hindi alam ng guard na nasa gitna na ng kalsada si Dawin. Tutuloy sana ito sa pagtakbo ngunit biglang umikot ang kaniyang paningin. Huli na lamang na napansin ni Dawin na may sasakyang papalapit sa kanya. Ngunit bago pa siya nito mabangga ay nawala na ng malay ang bata. Napatingin ang guard sa bumusinang sasakyan. Nagulat ito nang makita si Dawin na nakahiga sa gitna ng kalsada. Lumabas ang driver ng sasakyan at natatarinta itong lumapit sa bata. Ako nang bahala sa kanya kuya. Just tell his parents about this. Dadaling ko na lamang siya sa ospital. Baka mapalo pa to. Tura ng driver sa guard. Tumango ang guard at pinapasok na ang ibang bata upang iwas disgrasya. Dahil sa kaba ay binuhat na ng driver ang bata para isakay sa kotse niya at dalihin sa ospital. Ano nangyari sa bata? Tanong ng doktor at hinarangan ng driver na naghatid kay Dawin sa labas upang doon maghintay. Dahil ipinasok na ang bata sa emergency room. Naimatay ito kanina sa gitna ng kalsada. Mabuti at mahina ang takbo ko kaya hindi ko ito nasagasaan. But I don't have any idea what happened to him. Sagot ng driver. Kilala mo ba ang magulang ng bata? Umiling ang driver sa tanong ng doktor. Di kasi bago lang ako sa lugar na to eh. Pero pinakontak ko na sa parents niya. Baka mamaya nandito na rin ang mga yun. Susuriin na namin ang bata. Sa ngayon kailangan namin ang pangalan mo as a guardian of this kid for the meantime. Ani ng doktor. M. Gavin, please do your best to help him. Kahit hindi kilala ng driver ang bata ay sobra ang pag-aalala nito. We will, sir. Huling salita ng doktor at pumasok na siya sa loob ng emergency room. Ilang minutong lumipas bago lumabas ang doktor at hinanap si Kevin. Kinakabahan pa ito sa kung ano ang sasabihin ng doktor. Stable lalagyan ng bata. Kailangan niya na lang ng pahinga. Ani ng doktor dahilan para mapanatag si Kevin. Salamat naman. But what happened, Doc? Bakit naimatay yung bata? Mr. Kevin, the child has iron deficiency anemia. It was caused by lack of iron. Base sa results ng bata ay kulang ito sa dugo marahil dahil sa mga kinakain niyang pagkain na kulang sa iron. Paliwanag ng doktor. Hindi po ba delikado? And how to treat that, Doc? Nag-aalala lang tanong ni Kevin. Nagdadalawang isip ang doktor na sabihin dahil mas mabuti kung sasabihin niya ang lahat sa magulang ng bata. Doc? I'm sorry. It can't be treated by giving him vitamins that full of irons. Also, pakainin din siya ng mga pagkain na mayaman sa iron. Eh, makakabuti din po sana kung may mga magdodonate sa kanya ng dugo upang mapabilis na bumalik ang lakas ng bata. Dugtong ng doktor. If that's the case, I'm willing to donate, Doc. If my blood is capable for the kid. Walang pag-aalinlang ang suwestyon ng lalaki. Pwedeng-pwede po. Ayun nga lang ay sana nandito ang magulang para makahingi ng permission sa kanila to let them know. Pero we can take some test para malaman po if capable kayo at para mamaya ay blood transfusion na lang ang ating gagawin. Tumatango-tango si Kevin sa doktor at sumunod dito para magpakuha ng test. Sa kabilang banda, hingal na hingal si Aling Madrid na sumugod sa bahay kung saan naglalabas si Denise. Denise, ang anak mo! Yun na lamang ang nasasabi. Nanginang ay agad na napatayo. Si Denise, bakit po tita? Ano po nangyari? Natatarantang tanong ni Denise. Naku, punta mo sa ospital, may biglang tumawag sa akin, hinahanap ka, punta mo na! Agad namang umalis si Denise kahit basa pa ang kamay at damit ay pumunta ito ng ospital. Hindi na naisip nitong magpaalam sa may-ari ng nilalabhan niya dahil ang nasa isip ni Denise ay ang anak na kailangan siya ngayon. May bata po ba ditong sinugod ngayong araw? Tanong ni Denise sa nurse na nasa entrance. Itinuro naman ng nurse ang emergency room. Pumasok si Denise roon at agad niyang nakita si Dawin na mahimbing na natutulog. Agad-agad nitong niyakap ang anak.
Davin, anak. Nandito na si Mama. Naririnig mo ba ako? Sinubukan ni Denise na tanungin ang anak pero nanatili itong tulog. Hinayaan na lamang yon ng babae. Napag-desisyon na nito na hanapin na lamang ang doktor upang malaman niya ang totoong nangyari sa anak pero tilay. Sa pagtayo ni Denise ay iba ang kaniyang nahanap ng makasalubong nito ang lalaking matagal nang kinalimutan ng kaniyang isipan. Napahinto rin si Kevin at nagkatinginan sila ni Denise. Walang ni isang nagsalita sa kanila. Bagamat masama ang loob ni Denise sa lalaki ay hindi may pagkakaila sa mga mata nito, nasabik rin siyang makita si Kevin. Habang si Kevin ay gulat dahil hindi niya inaasahang makikita niya si Denise sa ganong lugar. Akmang lalapit sana si Kevin pero nauna nang maglakad papalapit si Denise. Akala ni Kevin ay lalapitan siya nito, yun pala ay nilagpasan siya ni Denise. Dok, ano po nangyari sa anak ko? Agad na tanong ni Denise sa doktor, nakapapasok lang. Ikaw po ba yung magulang ng bata? Tumango si Denise sa doktor. Ipanliwanag naman ng doktor ang lahat kay Denise at nabanggit din ito ang tungkol sa donor na willing mag-donate ng dugo para sa bata. Mrs., ito nga po pala si Kevin. Siya po yung donor na sinasabi ko. Pwede po bang dugo ko na lang? Biglang suwestyo ni Denise na nagpatigil sa doktor. Baka po kasi kinakailangan ng bayad kaya po sana yung akin na lang po. Dugtong pa nito. Huwag ka na mag-alala. You don't need to be... Hindi na hinayaan ni Denise na matapos si Kevin ang sasabihin at sumabat na ito. Tsaka, Dok, parang na din sa kaligtasan ng anak ko. Hindi ko po kasi kilala yung tao. Nag-iingat lang po ako para sa anak ko. Sana po maintindihan nyo. Napabunga na lamang ng hangin ang doktor dahil tila'y may mali sa kilos ni Denise. Pero tama naman si Denise. At normal yon para sa isang magulang. Pinatest si Denise ng doktor ngunit hindi ito nagmatch para sa kanyang anak. Lumabas ang dalawa sa kwarto kung saan tinest si Denise at gulat ang mga ito na napatingin kay Kevin at matyagang naghihintay sa kanila sa labas ng emergency room. Akala ko sir, umalis na kayo. Takang tanong ng doktor kay Kevin. I just wanted to make sure if she's capable for him before I go. How's the test? That's a good choice sir because we still need you. Pero bago po natin gawin ang blood transfusion, sana po ay mag-usap kayo ng misis para pumapalagay ang kanyang loob. Umalis na ang doktor pagkatapos niya sabihin yon. Denise, let's talk. Because we needed to. Mariin ang pagkakasabi ni Kevin. Dahil masama din ang loob nito kay Denise sapagkat akalan nga ay iniwan siya mismo ng babae. Hindi umimik ang babae at naglakad ito papalabas ng ospital at pumunta na sa mini garden. Umuwi ka na pala. Kung hindi pa nangyari to, hindi pa kita makikita ulit. Ang galing mo, Kevin. May puot na pagkakasabi ni Denise. Marahang napangisi si Kevin at umiling. How would you know if I'm home? Kung hindi mo naman ako hinintay. Hinintay? Kung hinintay lang kita hanggang ngayon, sa tingin mo buhay pa kami. Sarkastikong natumawa si Denise. What do you mean? Kaya nga ako pumunta ng ibang bansa. Para may padala sa inyo. Tapos sasabihin mong mamamatay kayo kakahintay sa akin. Palagi kang wala kapag tumatawag ako sa inyo eh. May plano ka pa ng lumayo. Sana sinabi mo na lang. Hindi yun ang gugulit ka. Kahit galit ang tono ni Kevin ay hindi maiwasang, may kasama itong kirot habang sinasabi ang salitang yon. Wow! Ang kapal naman ang mukha mo para sabihin yan. Eh hindi ka nga tumatawag nang tumagal ka na dun sa Italia. Sobrang tagal kong nagtiis sa nanay mo. Kasi naghihintay ako sa'yo. Oo, may pera. Pero paano naman nung kung nangungulila kami ng anak mo sa'yo? Nikamusta di mo magawa? Sino tatagal sa ginagawa mo? At dagdag mo pa yung nanay mo? Linggo-linggo ako tumatawag kay mama. Para kausapin ka pero palagi kang wala. Pinabilan nga kita ng cellphone. Para personal ko na makausap ka pero nung ginawa mo, tinapon mo. Kasi nagtatampo ka sa akin. Galit na nilapitan ni Denise si Kevin. Dahil sa sinabi nito. Tumatawag ka? Tinapon? Anong mga kwento na naman ang sinasabi sa'yo ng mama mo? Wala akong natatanggap galing sa'yo. Bukod sa 1,000 na perang pinapadala mo, Kevin. Anong 1,000? 5,000 ang pinapadala ko sa inyo. Hindi pa kasama yung para kay mama dyan. Bakit hindi mo itanong sa nanay mo?
ayan ang mahirap sa'yo eh. Alam mo naman kasing ayaw na ayaw ng mama mo sa akin, pero iniwin mo po talaga ako kasama siya. Akala mo ba maayos ang trato niya sa akin? Halos gawin niya akong katulong. Yung 8 years old kong anak na anak mo rin, Kevin. Galit na galit ang mga mata ni Denise, pero nanatili itong kalmado. Di ganun ang nanay ko. At saka kitang-kita ko na mahal niya si Davin. At kung totoo man ang sinasabi mo, bakit hindi mo man lang ako kinontak? Sige, pagtanggol mo yung nanay mo. Makontak? Na hindi ko nga alam kung anong number na ginagamit mo. Sa tingin mo makakakontak ako sa'yo? Hindi ako pinapayagan ng nanay mo na humawak ng cellphone. At hindi ko na rin makontak yung dati mong number. Ginawa ko na lahat ng paraan, Kevin, pero sumusobra na yung nanay mo. Hindi nakapagsalita si Kevin dahil nakikita nitong nasasaktan si Denise habang nakatingin sa kanya. Pero hindi ito makapaniwala sa mga sinasabi ni Denise. Kung ayaw mong maniwala, hayaan mo na kami ng anak mo dito. Mamuhay ka kasama ang nanay mo. Hayaan niyong umayos ang buhay namin. Pagsuko ng babae at aalis sana ito, pero pinigilan siya ni Kevin. Maayos na ba sa'yo ito, Denise? Hindi ko pa kayang paniwalaan ang buong sinasabi mo tungkol sa nanay ko. Pero hindi ko kayang hayaan kayo, Denise. Let me donate my blood for my son. And you both will come with me. Babalik tayo ng Manila. Iligtas mo ang anak natin. Pero hinding-hindi na ulit kami makikisama sa nanay mo. Mariina sagot ni Denise. No. Kung gusto mong lumayo sa nanay ko, ayos lang. Doon tayo tumira sa pinapatayo akong bahay natin. Hindi ko makikisama kay mama. Basta wag na kayong lumayo sa akin. Let's talk again. Next time if our booth come, let me fix everything. Walang naging tugon ang babae bagamat ay pumasok na ito ng ospital. Aminado si Kevin na may sama siya ng loob kay Denise dahil sa pag-alis nito nang walang pasabi, pero hindi din maipagkakaila ng lalaki na mahal niya ang babae at hinahanap niya ito para alamin ang rason kung bakit ito umalis. Ngayon na alam niya na ang rason ni Denise ay mas nanaig ang pagmamahal niya kahit na may kaunting pag-alinlangan siya sa mga paratang ni Denise tungkol sa kanyang ina. Pero walang plano si Kevin. Nasayangin ang pagkakataon na ibinigay sa kanya kaya hindi niya hahayaang makalayo ulit ang kaniyang mag-iina. Pagkatapos ng blood transfusion ay hinintay na lamang ni Denise na magising ang kanilang anak. Tahimik ang dalawa na nakaupo sa magkabilang side ng kama ni Davin. Hindi nagtagal ay iminulat ni Davin ang kaniyang mga mata. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang ina at niyakap siya nito. Naku anak, may masakit ba sa'yo? Kumusta ang pakiramdam mo? Gutom ka ba anak? Sunod-sunod na tanong ni Denise, pero wala sa kanya atensyon ni Davin. Papa? Ako nga anak. Ako to. Sobrang laki mo na kaya hindi agad kita nakilala kanina. Buti naalala mo pa ako. Sabik na niyakap ni Davin at Kevin ang isa't isa. Siyempre naman po. Malinaw po sa akin ang itsura niyo. Kahit matagal na po kitang hindi nakakita. Bakit niya po ako iniwan? Palagi po akong tinutukusan na walang tatay sa school. Grabe po sila, Papa. Pagsusumbong ni Davin kay Kevin, dahilan para magulat si Denise. Ano? Bakit hindi mo sinasabi sa akin yan, anak? Baka po kasi malungkot ka, Mama. Alam ko pong ayaw niyo pong pag-usapan ng tungkol kay Papa, kaya po hinayaan ko na lang. Naluluhang niyakap ni Denise ang anak. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ko na kayo iiwan. Puntahan natin sila. Dapat dyan sa mga batang yan ay dinidisiplina. Hindi tinuturuan ng magandang asal yung mga batang yun. Sabat ni Kevin at niyakap ang mag-ina niya. Sumama na kayo sa akin. Please, Denise. Nagsusumamang bulalas ni Kevin habang yakap ang dalawa. Walang magawa si Denise dahil alam niyang nangungulila si Davin sa kaniyang ama at nakokonsensya ito dahil sa ginawa niyang paglayo kay Kevin ay nakukutsa pala ang kaniyang anak na walang tatay. Talaga bang hindi ka sasama dito, Madrid? Tanong ni Davin na may lungkot dahil aalis na sila at maiiwan si Madrid mag-isa. Hindi ko kayang iwan itong munting tahanan natin, Davin. Huwag ka nang malungkot. Bibisitahin ka ni Tita Madrid kapag wala akong trabaho, ha? Okay ba yon? Pagpapagaan ang loob ni Madrid sa bata. Opo, promise po yan, ha? O naman,
Osha, pumasok ka na sa sasakyan para makarating agad kayo ng Maynila. Ang promise din natin, huwag mong kakalimutan. Bilin ni Madrid kay Davin. Opo, tita. Promise po, mag-aaral ako ng mabuti. Ngumiti si Madrid sa bata at hinayaan na itong pumunta sa sasakyan ng kaniyang ama. Naluluha namang lumapit si Dani sa ginang at niyakap ito. Ayos lang po ba kayo dito? Mag-isa na po ulit kayo. Ano ka ba? Dati nga, kaya ko na ako lang mag-isa eh. Nalulungkot din akong iwan o iwan niyo ko pero kakayanin ko kasi sa Maynila naman talaga ang buhay niyo. Sagot ng ginang dahilan para mapanatag si Denise. Kumawala na ito sa pagkakayakap at inayos ang sarili. Nagpaalam na silang lahat kay Madrid pati na rin si Kevin. Nagpasalamat ito sa ginang sa ginawang pagkupkup sa kaniyang mag-ina. Habang papalayo ang sasakyan ni na Denise, ay mas lalo niyang naramdaman ng lungkot. Hindi siya makapaniwalang lilisanin niya ang lugar na naging dahilan ng kaniyang pagbangon mula sa pagkakadapa niya sa nakaraan. Gabi na nang makarating si Denise ang bahay na kanilang titirhan. Bagamat madilim kaya hindi masyadong makita ni Denise ang ganda ng bahay sa labas. We're here. Bulalas ni Kevin pero hindi siya pinansin ni Denise sa takmang gigisingin ng natutulog na anak nang pigilan siya ng lalaki. Let him sleep. I'll carry him. Lumabas sa driver's seat si Kevin at pumunta sa pwesto nila Denise. Iniyuko ni Kevin ang kaniyang ulo at kalahati ng kaniyang katawan ay ipinasok nito sa kotse para kunin ang anak. Habang inaayos ni Kevin ang tamang pwesto para makuha si Davin, ay napatitig si Denise sa lalaki. Napansin niyang mas lalong gumwapo si Kevin at mas makisig na ito kumpara dati. Matagal-tagal niya ring hindi nakita ang mukha nito kaya nakaramdam si Denise ng saya dahil sa wakas ay bumalik na ang lalaking mahal niya. Napabalik si Denise sa realidad ng aksidenteng mahawakan ni Kevin ng kamay nito dahil nauntog ito nang sinubukan niyang buhatin ng anak. Nalaki ang mata ni Denise nang mapagtanto na muntikang masubsob ang mukha ng lalaki sa kaniyang mukha. Mabuti na lang ay nakahawak si Kevin sa upuan ng kotse kung hindi ay tsak na mahahalikan nito ang babae. Hindi pa rin lumalayo si Kevin dahilan para mapalunok si Denise. Siguro gigisingin na lang natin si Devin para rin makakain siya ng hapunan. Suwestiyon ni Denise at halatang naiilang ito. I miss your lips. Nagulat si Denise sa sinabi ni Kevin kaya nahampas niya ito sa braso dahilan para magising ang kanilang anak. Binitawa ni Kevin si Davin at tuluyan nang inilabas ang katawan mula sa kotse. Anak, nandito na tayo. Halika, pumasok na tayo para makakain ka na. Let's go, son. Ayaw ni Kevin sa anak at sabay silang pumasok ng bahay. Napahinga ng malalim si Denise dahil sa katarantaduhan na sinabi ni Kevin. Maya-maya ay lumabas na rin ito ng kotse para sumunod sa mag-ama niya. Parehong namangha si Denise at Davin dahil sa ganda ng bahay sa loob. Dalawang palapag ito. Hindi naman ganoon kalaki ang bahay pero dahil sa maayos na pagkakadisenyo, nagmumukhang malawak sa loob. Nagustuhan niyo bang bahay natin? Tanong ni Kevin. Ang ganda, Papa. Sobrang ganda po. Ang ganda din po nitong painting, oh. Sagot ni Davin na tumakbo malapit sa painting na nakasabit sa dingding sa kanilang sala. Talaga ba? Alam mo bang si Papa ang nagpaint niyan? Talaga po? Ang galing niyo, Papa? Puri ni Davin sa kaniyang ama. Baka sa gulat sa mukha ni Denise dahil hindi niya yon inaasahan. Lumapit siya sa painting at pinagmasdan din yon. Nakipinta dito ang mukha nilang tatlo ni Davin. Namangha ito dahil parang larawan lamang ang painting. Nagustuhan mo rin ba? Lumapit si Kevin kay Denise at tinintay ang sagot nito. Kahit manghang-manga ang babae ay hindi niya ito sinabi. Okay lang. Maganda nga. Sagot ni Denise at naglakad para libutin ang bahay. Napailing si Kevin dahil sa inastan ni Denise. Ganitong-ganito kasi ito tuwing nagtatampo kay Kevin. Para itong batang hindi siya gustong kausap. Iniliwot din ni Kevin si Davin sa bahay nila at itinuro nito ang kwarto. Meron lamang dalawang kwarto sa taas dahilan para magulat si Denise. This is your room, Davin. And itong nasa kabila, sa amin na mama mo. Nakangiting sabi ni Kevin. Pwede naman magkasama nilang kami ni Davin sa kwarto niya. Sanay kaming magkatabi. Oh, pwede naman tayo magstay sa room ni Davin. If that's what you want.
Suwestiyon ni Kevin dahilan para mapapikit ng mariin si Denise. Kako, kami na lang. Baka kasi hindi tayo magkasya. Patuloy na pagtanggi ni Denise na makasama si Kevin sa pagtulog. Denise, ano ka ba? Malaki ang kama ni Devin. Okay lang kung ayaw mo kong makasama matulog pero gusto kong makatabi yung anak ko. Matagal ko din siyang hindi nakatabi sa pagtulog. Oo nga ma, namiss ko po katabi si Papa. Pumayag ka na po please. Pagpupumilit rin ni Damien sa ina. Walang magawa si Denise dahil anak niya na mismo ang may gusto. O siya, sige. Si Papa mo na lang muna ang katabi mo ngayon. Dito ako sa kabilang kwarto matutulog. Masayang niyakap ni Davin ang kaniyang ina bago silang tatlo bumaba ulit para maghapunan. Napuno ng tawa na ng mag-ama ang kusina habang kumakain sila. Tuwang-tuwa din si Davin sa masarap na pagkain na niluto ng kaniyang ama para sa kanila. Masaya si Denise na nakamasid lamang sa nagkukulitang Davin at Kevin dahil sa kahit tagal ng panahon ngayon lang muli nakita ni Denise na ganoon kasaya ang kaniyang anak. Pagkatapos ng hapunan ay nanood pa sila ng pelikula pero hindi pa nakakalahati ang kanilang pinapanood ay nakatulog na si Davin. Napagdesisyon na nila Denise na iakyat na ito at matulog na din sila. Hinatid ni Kevin si Davin sa kwarto nito habang si Denise naman ay inayos muna ang kama ng anak bago siya ilapag ng kaniyang ama. Matutulog na din ako sa kabila. Ani ni Denise at hinalikan na si Davin. Hindi naman nagsalita ang lalaki at tiningnan lamang ang babae dahilan para makahinga ng maluwag si Denise. Nang makarating si Denise ng pintuan ng kwarto nila Kevin ay napabuga ito ng hangin bago pihiti ng doorknob. Nagtatakang tinignan ni Denise ang pintuan dahil nakalak pala ito. Babalik na sana siya sa kabilang kwarto nang saktong paglingon niya ay siyang paglapit ni Kevin sa kanilang pwesto. Bakit nakalak? Nakataas ang kilay na tanong ni Denise. Sorry, I forgot to give you the key. Nakalak yan kasi walang tao dito nang umalis ako. Sagot ni Kevin at binuksan ang pinto. Pinaandar ni Kevin ang ilaw sa loob bago inaya si Denise pumasok. Padabog na pumasok si Denise sa kwarto nang tuluyan itong mabuksan. Ngunit napatigil din naman nang makita ang isang painting sa loob ng kwarto. I paint that when I was in Italy. Yun ang kauna-una ang ipininta ko dun. Dahilan para madiskubre ng amo ko ang hilig ko sa pagpipinta. Bulalas ng lalaki nang mapansing nakatingin si Denise sa painting. Silang dalawa yon na nakasuot ng suit at dress ng pangkasal. Hindi maiwasang maluha ni Denise dahil naalala nito ang huling pag-uusap nila ni Kevin bago ito mag-ibang bansa. Nangako si Kevin kay Denise na magtatrabaho ng maigi para makapagpatayo sila ng sariling bahay para makaalis sa poder ng nanay ni Kevin at nangako din ito sa pag-uwi ng lalaki ay magpapakasal sila dahil yun ang pangarap nilang dalawa na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad. I still want to make our dreams come true. Gusto ko malaman kung ganun ka din. Gusto mo rin bang tuparin ang painting na yan? Mahinahong tanong ni Kevin at niyakap si Denise na nakatalikod. Pinanasa ni Denise ang kaniyang luha at hinarap si Kevin na nakatingin sa kaniya at halata ang pagmamahal sa mata nito. Kevin, hindi ko pa alam. Sana hayaan mo muna ako makapag-isip. Sobrang bilis kasi eh. Parang hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Ayoko sanang mag-desisyon agad-agad. Patawad. Alam ko. I understand, Denise. And I'm willing to wait for your decision. Napangiti ang babae sa naging sagot ni Kevin. Salamat. Matulog ka na. Good night. Sa oras na yon ay parang naging malambot ang puso ni Denise para sa lalaki dahil hindi siya nito pinilit sa bagay na hindi pa niya kayang pangatawanan. But Denise, baka pwede dito na lang ako matulog. Tabi tayo ah. Ang kaninang nakangiting Denise ay napalitan ng naiinis na tingin. Itinulak nito ang lalaki palabas at sinaraduhan ng pintuan. Napailing na lamang si Kevin sa nangyari. Natutuwa pa itong naiinis niyang babae. Doon naman kasi nagsisimulang pansinin siya ni Denise dati nang umaakyat ito ng ligaw sa babae. Nang tuluyang makalabas si Kevin, si Denise naman ay humiga na sa kama pero agad itong napatayo at pinagmasdan ulit ang painting ng ilang minuto. Hindi kalaunay ay nakatulog ito ng may ngiti sa labi.
Sa kalagitnaan ng pagtulog ni Denise ay nakaramdam siya ng paggalaw ng kama pero hindi niya ito pinansin dahil sa sobrang antok na nararamdaman. Kinabukasan ay napasigaw na lamang sa gulat si Denise nang makitang katabi niya si Kevin at nakayakap pa ito sa kanya. Kumakasigaw naman to. Parang hindi ako niyakap dati ah. Kamot ulong bulalas ni Kevin dahil nagising ito sa sigaw ni Denise. Ano ka ba? Bakit ka nandito? Hindi ako pumayag kagabi ah. Uy, may mali ba? Sa pagkakatanda ko, hindi pa tayo nagbe-break. So, bakit hindi ko pwedeng tabihan ng girlfriend ko nang magiging asawa ko soon? Mapang-akit na tanong ni Kevin at dahan-dahang lumapit kay Denise. Napaatras si Denise hanggang sa dumikit ang likod nito sa headboard ng kama dahilan para mapalunok ito. Hindi mo ako sinasagot, Denise. Mali bang tumabi sa'yo, mahal ko? Pang-aasar ni Kevin. Namula si Denise dahil sa kahihiyan eh, pumikit ito at sumigaw muli bago sipain ng lalaki. Napamulat si Denise nang makarinig siya ng pagkalabog. Gulat itong napatingin kay Kevin na ngayon ay nakaupo na sa sahig. Sorry, ay mali. Kasalanan mo din yan. Lilapit-lapit ka kasi. Sabing wag nga eh. Singhal ni Denise kay Kevin at mabilis na tumayo para lumabas. Pagkatapos nila Denise kumain ng agahan ay pumunta silang tatlo sa malapit na eskwelahan para ayusin ang pag-aaral ni Davin. Pagkatapos ni Kevin ayusin lahat para sa magiging buhay ng kanyang mag-ina, doon naman ito nag-umpisang bumawi sa lahat ng pagkukulang niya. Naisipan ni Kevin na dalhin ang kanyang mag-ina sa lugar kung saan mapapagaan ang pakiramdam ng mga ito. Ang ganda naman dito, Papa. Puri ni Davin sa lugar. Nagustuhan mo ba, anak? Actually, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, ay nadaanan ko lang to. Sabi ko sa akin sarili ay dadalhin ko kayo rito pagka-uwi ko. Ayun nga lang, hindi ko na kayo naabutan sa bahay. Mahina ang pagkabigkas ni Kevin sa huling salita ngunit sapat na ito para marinig ni Denise. Tumingin ang babae. Nang tahimik kay Kevin, nakita nito ang malungkot na mga mata ng lalaki. Doon ay nakaramdam ng awa si Denise at nakokonsensya ito sa ginawang pag-alis nang walang pagpapaalam. Ilang linggo na rin silang magkasama kaya mas lalong naramdaman ni Denise na unti-unting inaayos ni Kevin ang kanilang pamilya. Kaya naman nagiging malambot na ang puso nito para sa lalaki. Inikot ni Kevin ang mag-ina sa lugar. Tama nga ang lalaki dahil nakakaagaan ang pakiramdam ng lugar. Isa itong Daisy Garden, kung tatawagin ngunit hindi lang naman Daisy ang makikita sa lugar. May iba't ibang uri din o klase ng bulaklak na pwedeng bilhin ng mga tao sa pagpasok pa lamang. Iyon nga lang, kapag nakapasok ka na sa pinakaloob na bahagi ng lugar, ay doon mo makikita ang tulay na pupunta sa isang mini house sa gitna ng napakaraming Daisy Flower. Kaya itong tinawag na Daisy Garden dahil sa maladagat na dami ng bulaklak na Daisy. Nang makarating sila Denise sa mini house, sa gitna doon niya ay mas lalong nakita ang ganda ng paligid. Paborito ni Denise ang bulaklak na ito kaya naman sobrang saya niya sa nakikita. Pwede din ba dalhin o bilhin ang mga bulaklak na ito? Natutuwang tanong ni Denise kay Kevin na nakangiti. Oo naman. Halika, may papakita ako sa iyo. Pumasok ng tatlo sa mini house. Hindi na nila ito nakita ang lahat ng nasa loob ay hindi na mapigilang mamangha ni Denise. Isa itong normal na bahay na may iba't ibang mga gamit na maaari mong gamitin. Pwede mo itong rentahan para maging bahay mo. Isa ito sa pinupuntahan ng mga tao dahil once in a lifetime ay makakatira sila sa bahay na pinapalibutan ng bulaklak. Pagpapaliwanag ni Kevin. Mag-rent tayo? Gusto ko kasing tumagal pa dito. Nag-aanin lang ang ani ni Denise. Natuwa ng mahina si Kevin dahil parang batang nahihiya si Denise. I've already rent this. Alam ko kung gaano mo ka gusto ang Daisy. Kaya, enjoy. Why don't you try to open the box over there? Napalingon si Denise sa kahon na itinuro ng lalaki. Kahit nag-aalinlangan ay sinunod ito ni Denise. Binuksan niya ang kahon at nagulat ito nang makakita ng isang crochet na Daisy. It's my gift for you. Do you like it? Tanong ni Kevin at nilapitan si Denise. Nagulat ang babae kaya't hindi agad ito makaimik. Hindi makapaniwala si Denise sa nakita dahil may kalakihan ng crochet at alam niyang maraming rosas ang inalaan para mabuo ito. Hey,
Bakit hindi ka sumasagot? Pangit ba? No. Hindi ko lang in-expect na ginawa mo to para sa akin. Kumunot ang noon ni Kevin sa naging sagot ng babae. Ano ka ba? Of course I will. I loved you. So I don't have any reason not to make this for you. Napakagatlabi si Denise sa narinig. Thank you. I mean, nagustuhan ko to. Nakakamangha. Ang ganda niya sobra. Nahihiyang sagot ni Denise. Kinikilig namang nakatingin si Davin sa kanyang mga magulang. Pero may gusto sana ako sabihin sa'yo, Denise. Napalunok ang babae sa biglang pagseryoso ni Kevin. Iniisip ni Denise na baka tatanungin ulit siya ni Kevin tungkol sa kanila, kaya inihanda niya ang sagot na matagal na niyang pinag-iisipan. Hindi ko ginawa ang crochet. Binili ko yan. Masakit kasi sa kamay. Aray! Napasinghap si Kevin nang hampasin siya ni Denise ng kahon na pinaglagyan ng crochet. Tarantado ka talaga? Denise, joke lang. Nagbibiro lang naman ako. It was me who made that. Niwala ka. Hindi pinansin na Denise si Kevin, kaya natatawang nilingon ni Kevin ang anak at sabay ang mga itong humagik-gik. Inubos nilang tatlo ang oras na magkasama sa mini house na iyon. Para talagang silang nakatira doon dahil pwede itong magluto o manood ng TV at kung ano-ano pa. Did you guys enjoy it? Tanong ni Kevin habang nagmamaneho na ito pauwi. Opo, Papa. Sobrang saya. Ang ganda din po ng mga bulaklak at saka nakakatawa po ang kompleto tayo. Para tayong naglalaro ng bahay-bahayan. Dati po kasi, pag nalalaro ako nun, si Mama lang kasama ko. Ngayon, nandiyan ka na po. Natigilan si na Denise at parang naawa sa bata. Ginulo ni Denise ang buhok ng anak at ngumiti rito. Don't worry, son. Pwede ka nang maglaro ng bahay-bahayan palagi dahil kumpleto na tayo. Ngumiti si Davin at mula sa backseat ay niyakap nito ang ama na nasa driver's seat. I love you, Papa. I love you too, anak. Sagot ni Kevin at hinaplos ang braso ng anak na nakayakap sa kanya. Gabi na nang makauwi ang tatlo, kaya halos makatulog na si Davin sa hapagkainan habang naghahapunan sila. Matapos patulogin ni Denise si Davin ay nag-ayos na din ito para makatulog na. Napaikot ang mata nito nang marinig ang pagbukas ng pintuan ng kwarto ni Davin. Can I sleep here? Hindi na sumagot si Denise. Agad na tumayo ang babae at pumunta na ito sa kabilang kwarto. Akala ni Denise ay payapa na siyang makakatulog sa kwartong tinutuluyan niya, pero nainis ito nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Padabong na nilingon ni Denise ang taong bumukas noon dahil alam niyang may pumasok na masamang sisira sa kaniyang gabi. Are you still mad at me? Because of what I've done earlier? Nairolyo ng babae ang kaniyang mata dahil sa tanong na yon. Hindi na nagulat si Denise nang bigla na lang pagpasok ni Kevin sa kwarto dahil palagi itong ginagawa ng lalaki. Sinasakto nitong tulog na si Davin bago siya lumipat sa kwarto nila ni Denise. Nang una ay nalalaman lamang ni Denise kapag gumigising na siya sa umaga, nakatabi niya si Kevin, pero nang magtagal ay hinayaan niya na lamang ito dahil sa kakulitan ng lalaki. At wala siyang magawa dahil kahit anong lock niya ay binubuksan pa rin yun ni Kevin at pasimpleng tatabi sa kanya. Hindi na. Pero bakit ka ba dito nakikitulog? Di ba usapan kapag gusto mong katabi si Davin doon ka sa kwarto niya? Dito ako sa kwartong to? Naiinis na tura ng babae. Paano kung ikaw ang gusto ko katabi? Natahimik si Denise dahilan para kunin ni Kevin ang pagkakataon na unti-unting nilapitan ng babae. Napaatras si Denise dahil sa ginagawa ni Kevin hanggang sa makasandal na naman ulit ito sa headboard ng kama. Anong ginagawa mo? Huwag na huwag kang magkakamali, Kevin. Banta ni Denise sa lalaki. Malakas ang naging kabog ng dibdib nito sa hindi malamang dahilan. Denise, I'm sorry. I know it might sound desperate, but pwede ba natin itry ulit? Bigyan mo ako ng pagkakataon para ipakita kung gaano kita kamahal at ang anak natin. Denise, gusto ko magkaayos na tayo at bumalik sa dati. Ayoko manatiling ganito tayo. Pakiusap, mahal, gagawin ko lahat para hindi na tayo muling magkakalayo. Pangako, Denise. Huwag mo sanang hayaan na masaya ang mga panahong meron po tayo. Naluluhang litanya ni Kevin dahilan para manlambot si Denise. Nanginginid ang mga luha ni Kevin sa babae at nagsusumamo. Nakokonsensya si Denise sa kaniyang nakikita at nasasaktan ito.
Mahal na mahal niya pa si Kevin, kaya hindi niya rin maintindihan kung bakit sinasayang niya pa ang oras na dapat ay masaya silang magkasama. Naluluha na rin ng babae dahil pakiramdam nito ay sobrang sakim niya dahil lang sa kaniyang anak, kundi pati sa kaniyang sarili. Hinaplos ni Denise ang mukha ni Kevin. Pinagmasdan niya ito bago ngumiti ng malawak. Ngiti ng may pagmamahal at handang magtiwala muli sa kaniyang minamahal. Masakit para sa akin ang nangyari. Pero mas masakit na malamang nasasaktan ko rin ang taong mahal ko. Mahal kita, Kevin. At hindi nawala yun. Pasensya na kung masyado kong pinapatagal kahit alam ko naman sa sarili ko na mahal kita. Sagot ng babae bago yakapin si Kevin. Kaya oo, mahal. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon dahil hindi natin alam kung ano pa ang pwedeng mangyari. Ayusin na natin to. Dugdong pa ni Denise habang patango-tango naman si Kevin. Salamat. I won't break your trust again. I love you, Denise. I love you too, Kevin. Sagot ng babae bago siya halika ni Kevin sa kaniyang labi. Sa gabing yun, sa ikalawang pagkakataon ay muli nilang pinagsaluhan ng mainit na mga sandali na kay tagal din nilang hinihintay na maramdaman ulit. Malawak ang ngiti ni Davin habang pinagmamasdan ng kaniyang mga magulang na sobrang sweet sa isa't isa. Bakit po hindi niyo ako sinusubuan? Ako po yung baby niyo. Hirit ni Davin dahil nakikita nitong sinusubuan pa ni Kevin ang pagkain ng kaniyang ina. Halika nga kay mama anak. Kawawa naman ang baby namin, hindi sinusubuan. Panunuyo ni Denise anak at lumapit si Davin sa kaniyang ina. Susubuan ka ni Papa. Say ah. Ani ni Kevin at sinubuan nga si Davin na ikinitawa nilang tatlo. Pagkatapos nilang kumain na hinitid nila, Denise si Davin sa kaniyang paaralan. Masayang pumasok si Davin dahil pakiramdam niya ay kumpleto ang kaniyang sarili kapag nakikita niyang masaya ang kaniyang mga magulang. Lumipas ang ilang linggo ay totoong ipinaramdam ni Kevin ang pagmamahal niya sa kaniyang mag-ina na mahigpit ang schedule nito dahil sa kaniyang trabaho ay gumagawa pa rin siya ng paraan para mailabas at pasayahin ang kaniyang mag-iina. Hindi maipaliwanag ni Denise ang kasiyahang kaniyang nararamdaman sa pagdaan ng mga araw na kasama ang kaniyang mag-ama. Mabuti, tita, at nahanap niyo itong lugar namin. Namiss ko po kayo. Bulalas ng babae habang nakayakap si Aling Madrid. Ito ang kauna-unahang pagbisita ni Madrid kaya naman sabik na sabik si Denise na makita ito. Namiss ko din kayo. Tsaka ano ka ba? Madali lang hanapin tong bahay niyo. Diskarte lang yan. Naku, pala ko po sanang sunduin na lang kayo kaso walang magluluto para sa pagdating ninyo. Medyo busy po kasi si Kevin sa trabaho. Pagpapaliwanag naman ni Denise. Okay lang yun, Denise. Kamusta kayo dito? Si Da Vinci na madami ng awards kasi matalino yun eh. Ay, tama po kayo dyan. Natutuwa nga kami ng papa niya sa kanya. Hayaan niyo po maya-maya ay nandito po yun. Sinundo lang siya ni Kevin. Napangiti si Madrid habang sinasabi yun ni Denise. Mabuti naman at kahit busy siya ay siyang sumusundo sa anak niyo. Totoo ngang bumabawi na siya sa inyo. O nga po tita eh. Hatid sundo niya si Davin at hindi dahilan na busy siya. Para hayaan niya isang araw na hindi kami pinapasyal. Madami siya ngang gimmick na ginagawa na napapasaya naman kami nito. O siya, kamusta kayo? Kamusta naman ang tungkol sa inyong dalawa? Napatingin ang diretso si Denise sa sinabi ng ginang. Mas lumawak ang ngiti ng babae dahilan para mapailing ng may ngiti sa labi si Aling Madrid. Mga ganyang ngiti, halatang in love eh. Masaya ako para sa iyo anak. Sana ay huwag na kitang makitang umiiyak. Nangingilid ang luhang napayakap ulit si Denise kay Madrid. Hindi niya maiwasang maging emosyonal kapag tinatawag siya ni Madrid ng ganoon. Pakaramdam niya ay may ina siyang nasa tabi niya. Kahit kailan ay hindi niya ito naranasan sa kaniyang mga magulang kahit noong hindi pa siya nabuntis. Sobrang swerte niya nang makilala si Madrid na itinuring siyang sobra pa sa sariling anak. Kakasabi ko lang na ayaw kong umiiyak eh. Natatawang ani ng ginang. Ilang minuto pang lumipas ay patuloy sa pagkakwentuhan ang dalawa. Sabay na palingon sina Denise nang may pumasok sa bahay. Tita Madrid! Agad na sigaw ni Davin nang makita muli ang ginang. Tumakbo ito para yakapin si Madrid. Naku, bumibigat ka na. Very good yan ah. Bulalas ng ginang at hinalikan si Davin sa pisngi. Siyempre tita.
Palagi akong busog sa mga niluluto ni Papa eh. Sagot ng bata. Ginulo na lamang ni Aling Madrid ang buhok ni Davin. Nang humiwalay ang bata, ay siyang pagbeso ni Kevin sa ginang. Dahil kumpleto na sila ay inaya na ni Denise ang lahat para kumain. Masaya nilang pinagsaluhan ng mga inihanda ni Denise. Tuwang-tuwa si Madrid sa mag-ama dahil kapag magkasama pala ito, ay sobrang kukulit na mga trip nilang dalawa. Nagulat ang lahat nang biglang tumayo si Denise at nagmamadaling pumunta ng lababo. Lahat sila ay napatayo at alalang nakatingin kay Denise. Lumapit si Kevin para himasin ang likod ni Denise habang si Madrid ay niyayakap si Davin dahil kinakabahan ito para sa kanyang mama. Hey love, are you okay? Masakit ba ulo mo? Medyo nahilo ako doon sa amoy ng mangga. Sagot ni Denise at ininuro nito ang mangga na kababalat lang ni Kevin. Nagkatingin na ng ginang at ang lalaki dahil naging kakaiba ang dating ng sinabi ni Denise sa kanila. Wait lang ha, may kukunin lang ako. Pagpapaalam ni Kevin na tumakbo sa kwarto nila ni Denise. Maya-maya ay bumalik ang lalaki na may dala itong box at ibinigay kay Denise. Sa tingin mo? Nagtatakang tanong ni Denise kay Kevin dahil sa binigay siya nito ng pregnancy test. Tumango ang lalaki sa kanya. Binalingan din ang tingin ni Denise si Madrid at tumango lang din ito kagaya ni Kevin na parang alam niya na ang nangyayari. Pumasok si Denise sa banyo at binuksan ang box ng pregnancy test. Pagkatapos niya gawin ang lahat ay lumabas na siya ng banyo. Naluluha itong nakatingin sa pregnancy test habang lumalapit sa tatlo. Hinawakan ni Kevin ang kaniyang kamay at tinignan ang hawak ng babae. Naluluhang lumingon si Kevin kay Madrid at kay Davin. Lumapit ang dalawa sa kanila ni Denise. Kinarga ni Kevin ang kaniyang anak at napatitig silang dalawa kay Denise. Buntis ako. Umiiyak sa tuwa na bulalas ni Denise dahilan para yakapin siya ulit ni Kevin. Doon mas lalong lumakas ang kaniyang pagikbi dahil hindi siya makapaniwala sa biyayang natanggap niya. May kapatid ka na anak. Ani ni Kevin na ikinatuwa ni Davin. Congratulations sa inyong dalawa. May klaro na si Davin. Naiiyak ring tugo ni Madrid. Sa sobrang saya ng mga ito ay naisipan ni Kevin na ilabas muna sila kasama si Aling Madrid para mag-celebrate. Nagpa-appointment na rin si Kevin para sa magiging check-up ni Denise. Labis na kasiyahan ang naramdaman nilang lahat sa araw na iyon hanggang sa isang araw ang masayang tagpo na nangyari ay tila mapapalitan ang pangamba ni Denise para sa kanilang pamilya. Gusto ko sana ulit makita si Mama. Ganon din si Davin. Natahimik si Denise sa sinabing iyon ng lalaki. Bumalik sa alaala ng babae ang lahat ng pamamaltrato ng kaniyang biyanan sa kanya. Napansin naman ni Kevin ang pagtahimik ni Denise. Huwag ka mag-alala mahal. Andito na ako. Tsaka pasensya na kung di ko nasabing nag-uusap pa kami ni Mama. Pero hindi naman kami nagkikita. Sadyang gusto niya lang daw ngayon na makasama tayong muli. Sigurado ka ba Kevin na hindi na niya pakakilaman ang desisyon natin? Baka ayaw niya pa rin bumukod tayo kaya niya ginagawa to. Ayoko lang kasing maulit ko ano man yung dati. Hinawakan ni Kevin ang kamay ng babae para pakalmahin ito. Ako bahala. Nasabi ko na sa kanya na gusto ko nang magkapamilya. At ito na rin ang pagkakataon, mahal. Para formal ko na sabihin sa kanyang pakakasalan na kita. Malambing na sabi ni Kevin dahilan para mapangiti si Denise. Gusto din kitang pakasalan, Kevin. Kaya, kung yan ay isa sa dapat gawin bago magpakasal ay papayag ako. Niyakap ni Kevin ang babaeng mahal para iparating na tama ang kaniyang naging desisyon. Dumating ang araw ng pagbibisita nila Kevin sa kaniyang ina na si Carla. Kinakabahan man ay matapang na hinarap ni Denise si Carla. Nang makita niya ito, ay galit ang kaniyang naramdaman pero nanatili siyang kalmado at bumeso sa kaniyang biyanan. Ito na ba ang aking apo? Ang laki mo na! Masiglang saad ni Carla at niyakap si Davin pero nag-aalangan na lumapit ang bata sa kanya. Ngunit wala itong magawa kundi yumakap pabalik. Dahil sa pangiti ni Carla sa kanila ay nakampante si Denise na wala itong balak na masama. Inaya sila ni Carla na pumasok sa kanilang bahay. Nang makapasok ay agad na bumungad sa kanila ang babaeng ubod ng ganda at halatang dalaga pa. Nakaupo ito sa sofa. Halatang sina Denise ang hinihintay nito dahil kaagad itong tumayo at sinalubong sila. Nakatulala si Denise sa babae kailanman ay hindi niya ito nakita
at nakilala, kaya nagtataka ito kung bakit siya naririto at sino siya. If you don't mind, Denise, this is Mika and she's Kevin's childhood friend. Gusto niya lang na makita ang anak ko. Huwag mo sanang masamain. Oo naman po. Wala pong problema. Sagot ni Denise sa ginang. Lumapit si Kevin sa babae at bumeso ito. Kaunting kamustahan lang at umupo na silang lahat. Masayang ibinalita ni Kevin ang pagbubuntis ni Denise pero mukhang hindi masaya ang ina nito. Ganon din si Mika na umiira pa. Napansin yun lahat ni Denise pero ipinagsabalang bahala niya yon. Dahil baka namamalikmata lang siya o sadyang kung ano-ano na ang iniisip niya dahil sa buntis ito. Pero kahit ganon man ay hindi rin maintindihan ni Denise kung bakit parang may masamang mangyayari at sobrang lakas ng kabog ng kaniyang puso. Walang kaalam-alam si Denise na sa araw na yon ay mangyayari ang bagay na magpapatigil ng pag-ikot ng kaniyang mundo. Magagabi na nang mag-aya si Denise umuwi pero pinigilan sila ni Carla at inayang doon na maghapunan para maituloy ang kwentuhan nila. Habang naghihintay ng hapunan, abala si Carla sa paglalaro ng kaniyang apo habang si Kevin at Mika naman ay nag-uusap pero hindi naman makasunod si Denise sa kanila kaya naman nagpaalam itong tumulong sa paghanda ng hapunan. Nang matapos na sina Denise sa paghahanda ay tatawagin na niya sana ang iba pero nagulat ito nang biglang sumulpot si Carla sa kaniyang harapan. Pwede bang layuan mo na lang ang anak ko? Hindi ba sinabi mo na ayaw mo sa kanya dati? Bakit binalikan mo pa? Mataray na saad ni Carla. Nagulat si Denise sa inasta ng biyanan. Akala niya ay nagbago na ito. Teka po, mawalang galang na. Munang-una po sa lahat, mahal ko si Kevin kaya walang dahilan para hindi ko siya balikan. At kung ayaw po sa akin, huwag niyo na lang po kami pakialaman. Sagot ni Denise. Handa na sana itong umalis at ayain si Kevin pero hinawakan siya ni Carla. Ang tapang mo na? Ano yung pinagmamalaki mo? Pagmamahal? Sa tingin mo mahal ka talaga ng anak ko? Sige, puntahan mo siya doon. Tignan natin kung mahal ka ba talaga niya. Hindi yon pinansin ni Denise kahit na kinakabahan siyang lumabas ng kusina. Mabilis itong naglakad para makauwi na sila pero laking gulat ni Denise nang makita si Kevin at Mika. Kevin? Bakit? Mangiyak-ngiyak na nakatingin si Denise sa dalawa lalo na kay Kevin dahil inayaan lang nito na halikan siya ni Mika. Tinulak ni Kevin si Mika at agad na napatayo, gulat na gulat ito habang lumalapit kay Denise. Baka sa mukha ng lalaki ang labis na takot at pag-aalala. Magsasalita pa sana ito pero sinampal na siya ni Denise. Kaunting tumabingi pa ang kaniyang ulo dahil sa lakas ng impact ng sampal na yon. Tarantado ka? Ni hindi mo man lang kami naisip ng anak mo? Singhal ng babae at hinanap si Devin pero sinagot lamang siya ni Carla na natutulog na ito. Akmang pupuntahan ni Denise ang mga kwarto ng bahay ng biyanan para hanapin kung saan si Devin pero pinigilan siya ni Carla. Natataranta naman si Kevin dahil hindi niya na alam ang nangyayari. Nasaan ang anak ko? Ano ba? Sigaw ni Denise dahilan para sitahin siya ni Kevin. Denise, nanay ko pa rin yan. Please respect her. Kumalma ka muna, hindi ka gaya ng iniisip mo ang nangyari. Respeto? Galing pa sa'yo yan ha? Pero hinayaan mong halikan ka ng ibang babae. Samantalang nandito lang kami ng anak mo sa paligid. Tinaasan na rin ni Denise ang boses ni Kevin. Patuloy siyang pinapakalma ni Kevin pero ayaw niya pang magpapigil. Don't make a scene, Denise. Kung wala kang pinag-aralan, huwag mong ipahalata. Mariina sabi ni Carla. Halatang nangiinsulto pa ito. Masakit yun para kay Denise pero hindi niya na lamang pinahalata para hindi siya magmukhang talo. Ma-stop. Denise, kumalma ka. Iatid na kita. Dito na muna si Devin. Kukunin ko na lang siya bukas for na umuwi na tayo. Nagpupumigla si Denise pero pinilit siya ni Kevin kaya sinampal niya ulit ito. Walang hiya ka? Bitawan mo ako! Ayokong maiwan si Devin sa nanay mong demonyo! Nanghihinang sabi ni Denise. Niyakap siya ni Kevin, baka sakaling kumalma ito pero tinulak lang siya ni Denise. Nang magkaroon ng pagkakataon dahil sa sakit na nararamdaman ni Denise, ay pinili niyang tumakbo na lang palabas dahil ayaw niyang makita si Kevin at ang mga tao doon. Plano ni Denise na magsumbong sa pulis para makuha niya ang kanyang anak. Tumakbo si Denise hanggang sa makalabas ito ng bahay. Hinabol siya ni Kevin pero gulat itong napahinto nang makita kung paano hagipin ng kotse si Denise na tumatakbo.
Napahinto si Kevin at hindi maproseso ng kanyang utak ang mabilis na pangyayari. Oh my gosh! Maarteng bulalas ni Mika nang makitang puno na ng dugo si Denise at nakahilatay. Naging dahilan yon para mapabalik si Kevin sa kaniyang sariling ulirat. Nilapitan ni Kevin si Denise at binuhat agad ito at ipinasok sa kotse. Wala nang pakialam si Kevin sa kaniyang paligid ang tanging. Nasa isip niya ay si Denise at ang sanggol. Pagkarating ng ospital ay nanginginig si Kevin habang hinihintay ang paglabas ng doktor na gumagamot sa babaeng mahal niya. Anak, calm down. Pilit pinapakalma ni Carla ang anak pero hinarap siya nito na puno ng galit sa kaniyang mga mata. Ma, I don't know what is happening to you, but you and Mika will definitely pay the sequences if something happens to my girlfriend and my baby. Akala mo ba napatawad na kita sa ginawa mo dati? Ikaw pa lang dahilan kung bakit umalis ang mag-ina ko. Tapos gagawin mo na naman ba ulit? For what, Ma? For what? Mariina sabi ni Kevin sa ina na kinagulat nito. Anak, wala akong ginagawa. Anak, I just... Ma, don't lie to me. Alam ko na lahat. Hindi ako tanga para hindi mapansin ang nangyayari sa paligid ko. Alam kong ikaw ang nag-utos dyan kay Mika na halikan ako. Set up niyo to, diba? Kung ayaw mo kay Denise din, kalimutan mong anak mo ko. Ikaw naman, Mika. Magkakaasawa na ako at may anak. Napapatulan mo pa? Is that a kind of girl you are? Patulera? Oh gosh. Galit na litan niya ni Kevin. Sasagot, pasana si Carla pero lumabas na ang doktor. Gumaan ang pakiramdam ni Kevin nang marinig na maayos ang lagay ni Denise at hindi ganoon kalala ang sugat niya pero napawi ang magaan na pakiramdam na yon na sabihin ng doktor ang salitang hindi inaasahan ni Kevin. Napaluhod ito at sinabunutan ng kaniyang sarili. Napasigaw ito sa loob ng ospital. Sobrang nadudurog ang kaniyang puso sa mga oras na iyon. Hindi niya inaasahang mawawala ang bata sa sinapupunan ni Denise. Parang mababaliw si Kevin dahil sa sobrang sakit. Niyakap siya ng kaniyang ina pero agad niya itong tinulak at dinuro. You! Ikaw, Ma! Ikaw! What the hell? Look, Ma! Wala na ang anak ko. Ang apo mo dahil sa pinagagawa mo. Ma naman! Umiiyak sa galit si Kevin habang nakatingin sa inang nakatulala. Kevin, mama mo pa rin yan. Don't do that to her, sabat ni Mika. Isa ka pa. Akala ko kumustahan lang. May bala ka palang iba. Tingnan mo nangyari. I know you're not stupid but you were choose to be. Hintayin niyo yung pwedeng mangyari sa inyo. Wait for it! Sigaw ni Kevin sa dalawa at pumasok sa kwarto kung nasaan si Denise. Mahimbing ang tulog nito at halatang pagod. Niyakap ni Kevin ang babaeng mahal niya habang umiiyak. Hindi niya alam kung paano sasabihin at haharapin ang bukas na hindi na mailalabas na buhay ang kaniyang pangalawang anak. Isang araw ang lumipas bago magising, plano sana ni Kevin na palakasin muna siya bago sabihin ang totoong nangyari pero nalaman agad ni Denise. Nagpupumilit itong magtanong tungkol sa bata dahil ramdam niya na tila'y may kulang sa kanya. Halos magwala si Denise at kulang na lang ay sakta nito ang biyanan nang magising siya at malamang wala na ang sanggol sa kaniyang sinapupunan. Ilang araw na namalagi si Denise sa ospital hanggang sa pwede na siyang mailabas pero dahil sa kaniyang pinagdadaanan ay tila na wala sa sarili ang babae. Sa sobrang sakit na hindi makausap si Denise. Hindi na din ito kumakain ng ilang araw. Kahit sa pagtulog ay kulang na kulang ito. Tumagal ang kalagayan ni Denise na yon ng ilang linggo. Sobrang nag-aalala na si Kevin sa babae dahil hindi niya alam ang gagawin kaya nagdesisyon itong ipa-check up sa psychiatrist. Nang malaman niyo ni Denise, ay natakot ito bigla sa hindi malamang dahilan kaya naman umalis ito ng bahay nila kasama ang anak na si Davin. Sinubukan ni Denise na puntahan ng mga magulang niya pero hindi man lang ito naawa sa kalagayan ng anak. Walang iba ang naisip ni Denise kundi ang bumalik sa lugar kung saan niya ginamot ang masasakit na sugat na nangyari sa kaniyang buhay noon. Naku Denise, anak! Gulat na tanong ni Madrid. Niyakap lamang siya ni Denise at umiyak. Hinayaan lamang ni Madrid na iiyak ni Denise ang lahat. Hanggang sa makatulog na si Denise pagkatapos asikasuhin ng ginang, ang babae ay isinunod niya naman si Davin hanggang sa makatulog din ito katabi ng ina. Bakas ang awa sa mukha ni Madrid kaya naisipan niyang tawagan si Kevin.
Doon nalaman ni Madrid ang nangyari kahit gusto niya magalit na naigang awa dahil halata sa boses ni Kevin ang pag-iyak at pagod. Kinabukasan ay pinuntahan ni Kevin ang kaniyang mag-ina dahil nangako siya na hindi niya hahayaang magkahiwalay ulit sila. Mahal ko. Tawag ni Kevin sa nakatulalang si Denise. Simula nang magising siya, hindi ko na makausap. Ani Madrid at niyakap ng mahigpit si Davina sa tabi niya. Dahan-dahang lumapit si Kevin sa kaniyang mahal. Hindi siya nito pinapansin at patuloy na sa nakatingin sa labas ng bintana na parang wala sa sarili. Mahal, I'm sorry. Patawad. Masakit para sa akin ang mga nangyayari. At mas lalo na sa'yo. Pero huwag mo naman hayaan o gawin ito sa sarili mo. Wala kang kasalanan. Kaya huwag mong parusahan ang sarili mo. Sabi ni Kevin sa nahihirapang boses. Sobrang nag-aalala ito sa kaniyang mahal dahil namamayat na ito sa mga ginagawa sa kaniyang sarili pero nanatiling mo lang imig si Denise. Denise, maawa ka sa amin ni Davin at sinamaya po nating anak. Alam kong ayaw din niyang ganito ang nanay niya. Kaya sana Denise, kausapin mo ako. Ilabas mo sa akin kung naman yung naiisip mo. Ayokong pati ikaw mawala. Please naman mahal, magpakatatag ka para sa amin ni Davin. Awang-awa si Madrid habang nakatingin sa umiiyak na si Kevin. Lumuluhod na ito para lamang kausapin siya ni Denise. Sa pagkakataong iyon ay nilingon ng babae si Kevin. Bakas ang pag-iyak sa mata ni Denise at awa ng makitang anak at ang lalaking mahal na sabay umiiyak. Anak, bakit ka umiiyak? Tanong ni Denise, anak, bago tumingin kay Kevin at hinaplos ang pisngi ng lalaki. Tumakbo si Davin sa kaniyang magulang at nagyakapan sila. I love you, Denise. I love you. Please, share your burdens with me. Stop hurting yourself, my love, please. Walang naging sagot si Denise at patuloy lamang na nilalabas nito ang sakit sa kaniyang nararamdaman. Sa puntong iyon, napagtanto ni Denise na may mga tao pa palang naiwan sa kanya. Akala kasi ni Denise ay naiwan na siyang ng lahat. Nalunod ito sa kalungkutan, dahilan para mawalan ng pag-asang mabuhay. Mabuti na lang at hindi siya sinukuan ng mga taong nasa paligid niya. Hindi na muna bumalik sina Denise at Kevin sa bahay nila sa Maynila. Naisipan nilang manirahan muna kasama si Aling Madrid sa kaniyang bahay. Ilang buwan na din silang nanunuluyan sa probinsya. Iniwan ni Kevin ang trabaho niya. Kahit nang kapalit nito ay mawala ang kaniyang pinaghirapan kahit ang kaniyang ina ay hindi na niya kinausap. Ngayon para kay Kevin ay mas mahalaga ang kaniyang mag-ina. Naging mahirap para kay Denise ang gumising sa araw-araw na naiisip niya ang kaniyang ikalawang anak pero kahit ganoon ay nandiyan ang mga taong mahal niya at handa siyang alalayan. Graduate na rin si Davin sa elementarya. Kahit pa napalipat-lipat ito, ay napagtapos ito nang may mataas na karangalan at kahanga-hangang marka. Anak, uminom ka na ba ng gamot mo? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Madrid kay Denise nang makitang nakatingin nito sa malayo. Tapos na po. Okay lang po ako, Tita Madrid. Salamat po ha. Walang anuman. Alam kong nag-uumpisa kang bumangon ulit, anak. Ang maipapayo ko lang sa'yo ay huwag kang susuko dahil kung kinaya mo noon, mas kakayanin mo ngayon. Maliwanag ba? Malambing natura ng ginang dahilan para maging emosyonal si Denise. Salamat po talaga. Isa ka po sa rason kung bakit kinakaya ko po. Ang laki ng utang na loob ko po sa inyo. Maraming salamat po talaga sa pagkupkup at pagturing sa akin na tunay na anak. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Denise, dahil binigyan mo ko ng pagkakataon na magkaroon ng anak at apo. Mas lalong niyakap ni Denise si Aling Madrid, alam din kasi niya ang hirap na dinanas ni Madrid sa pag-ibig. Huwag na po tayong maghiwalay. Mama. Mahina na sambit ni Denise ngunit sapat na para marinig ng ginang at mapangiti. Hindi nagtagal naging maayos na ang kalagayan ni Denise na pagpasyahan nilang bumalik sa Manila kasama si Aling Madrid. Naging tahimik at masayang kanilang pamumuhay. Mama? Anong meron, bakit ang dilim tapos ang dami pang bulaklak sa sahig? Basta dyan ka lang at malalaman mo rin. Sagot ng ginang at excited na pumunta sa ikalawang palapag. Doon nakita ni Denise si Davin at hawak siya ni Madrid na parehong kinikilig. Nagtatakang nakatingin si Denise sa kanila.
hanggang sa lumabas si Kevin sa kwarto na nakaayos at masayang lumapit sa babae. Hinawakan siya nito sa baywang at tinignan ng puno ng pagmamahal. Denise, meeting you was the happiest moment in my life. I may not be a perfect person, but I will do my best to be a good father and husband to you. Hindi madali ang pinagdaanan natin, mahal, pero sa ngayon handang-handa na ako na harapin ang lahat. Basta kasama ko kayo. Mahabang litanya ni Kevin at may kinuha sa kanyang bulsa. Ayoko nang sayangin pang pagkakataon na to. Para tanungin ka ng maayos at katulad ng plano nating dalawa noon, nahihingin ko ang kamay mo sa gitna ng maraming bulaklak. Natatawa pero naluluhang bulalas ng lalaki. Ganon din ang reaksyon ni Kevin. Inilabas ni Kevin ang singsing at lumuhod sa harapan ni Denise. Doon na mas tumulo ang luhang kanina pa pinipigilan ng babae. Denise Lorez, can you be my wife? I love you so much. So please, marry me. Oo naman. I will. I do, Kevin. Masayang sagot ni Denise at yumayakap kay Kevin. Malakas ang naging palakpakan ni Madrid at Davin nang isinuot ni Kevin ang singsing kay Denise. Ang singsing na yon ay simbolo ng kaniyang katapatan at pagmamahal para sa magiging asawa. Kailanman ay hindi na matatanggal pa sa pagkapit sa kamay ni Denise. Ilang buwan na ang nagdaan ay naging maayos ang pamumuhay nilang mag-asawa. Hindi nagtagal ay nabiyayaan ulit sila ng anak, naging masaya sila sa balitang yon. Pero bumalik ang pangamba ni Denise nang kontakin ulit ni Carla ang anak na si Kevin. Nawala din yun at napalitan ng away nang malamang hindi na pala magtatagal ang kaniyang biyanan. Kahit nagalit si Denise ay inaya niya si Kevin na dalawin ang biyanan upang malaman ang kalagayan nito. Anak, ikaw ba yan? Salamat naman at pinuntahan mo si Mama. Nangihinang sambit ni Carla nang makita ang anak. Huwag mo sabihin yan. Kay Denise ko magpasalamat. Siyang may gusto nito. Malamig na tura ni Kevin. Masakit man kay Carla ay tinanggap niya iyon dahil tama lang iyon sa kanya. Tumingin ang ginang kay Denise at ngumiti ito. Napatitig si Denise sa ginang na halos buto na lang ito na nakahiga sa kama. Denise, sorry ha. I'm really really sorry. Alam kong hindi mo na ako mapapatawad pero hindi ko intensyon na gawin yun sa pangalawa kong apo. I'm so sorry for not considering your feelings all the times. Sorry. Nagihingalo na ang ginang. Nilapitan naman siya ni Denise at pinatahan dahil baka hindi ito makahinga kapag umiiyak. Huwag niyo na po yun isipin. Ang Diyos na po ang bahala sa lahat. Mapapatawa din naman po kita. Hindi nga lang sa ngayon pero kalimutan na po natin yun. Magpagaling po kayo. Sagot ni Denise kahit malamig si Kevin kay Carla ay alam niya sa loob nito na nasasaktan siya sa nakikita. Totoo nga na mabait ka pero inabuso ko yun. Hindi ako gagaling, Denise. Ito na ata ang parusa sa akin. Huwag mo lamang pabayaan ang anak ko at apo. Hindi ko na kayo pipigilan pa. Ang tanga ko dahil ginawa ko sa inyo ang nangyari sa amin ng tatay ni Kevin at pinagsisisihan ko na yun. Sa ngayon, huwag niyong hayaan na may sumira sa inyo. Niyakap na lamang ni Denise ang kaniyang biyanan. Hindi nagtagal ay hindi natiis ni Kevin at umiyak sa harap ng kaniyang ina. Sa mga natitirang oras na ginang ay ipinaramdam nila Kevin ang pagmamahal para sa kaniyang ina. Masakit pero tinanggap ni Kevin na hanggang ngayon na lamang ang kaniyang ina. Kahit paano ay naiisip niyang makakapagpahinga na rin ito. Pagkatapos ng masasakit na karanasan ni Kevin at Denise, ay namuhay ang mga ito na puno ng pagmamahal para sa isa't isa at payapang buhay. Kasama ang kanilang dalawang anak at si Aling Madrid. Sinubukan ni Denise na kausapin ang kaniyang mga magulang pero hindi man lang nito ito pinagbigyan. Kaya wala siyang magawa kundi ang ipaubaya sa Diyos na balang araw ay sana maalala pa siya ng mga ito bilang anak. Kahit ganun man ay pakiramdam ni Denise ay walang kulang sa kanya. Dahil sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng mga taong inalalayan siya sa mga panahong siya ay nakatumba. Mama, happy birthday po. Bati ni Denise kay Aling Madrid na abala sa pag-aayos ng kanilang kakainin. Salamat anak.
Nasaan na sila, Dabin? Para makakain na tayo dito. Nako, tsak nagugutom na itong mga bisita natin. Pagbibiro ng ginang at tumingin sa mga bisita nila. Hindi naman bago ang mga bisita sa paningin ni Denise dahil ito na rin ang mga taong tumulong sa kanya sa probinsya noong walang-wala siya. Aling Madrid naman, talagang kilalang kilala mo na kami ah. Biro ng mga tao pabalik. Natawa ang lahat sa salitang iyon. Maya-maya pa ay dumating na sila Kevin at David na galing sa labas. Kinarga naman ni Denise si Daisy ang kanilang pangalang anak na babae. Ipinagdiwang nila ang kaarawan ni Aling Madrid na puno ng saya, madaming mga laro ang kanilang ginawa at may papremyo sila Denise para sa mga mananalo. Mahigpit na yakap ang iginawad ni Madrid kay Denise habang sila ay nanonood ng production number ng mga kaibigan ni Aling Madrid sa probinsya. Walang humpay na tawanan ang maririnig sa loob ng bahay. Malawak ang ngiti ang umukit sa labi ni Denise at niyakap pabalik ang ginang. Sa loob-loob ni Denise ay napakaswerte niya dahil nakilala niya ang ginang. Nagkaroon siya ng kaibigan, kasangga at ina na handa siyang alalayan sa lahat ng kaniyang problema. Minsan talaga sa buhay, kung sino pang hindi mo lubos maisip na makikilala mong tao, ay siya tutulong sa iyo sa oras na wala ka ng lakas para umahon sa problemang nakakalunod. Hindi basihan na nag-iisang dugo ang dumadaloy sa inyo ng isang tao para tawagin kayong pamilya. Minsan, nasa kabutihan ito ng puso. Sa tulong ito na kaya mong ibigay para sa isang tao na alam mong nangangailangan sa iyo. Sa paraan na yon, makikita na tinuturing mong pamilya ang taong hindi mo man kadugo. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Denise at Kevin. Sana magustuhan ninyo ang maikling kwentong ito.